Guys, mamayang hapon, posible na po nating malaman kung pasado ang Gilas Pilipinas, kung kaya ba nilang laktawan ang ipinagmamalaki ng Indonesia na mga naturalized players, no? Doon tayo nabupulbus sa naturalized players, di ba? Dito sa Cambodia, no? But anyway, medyo matindi po yung kakaharapin ng Gilas mamayang hapon po yan. Indonesia nga po is defending champion. So malalaman po natin mamaya yan kung makakaharap ba tayo or kung posible ba tayong makapunta dito sa finals. Pero si Coach Chot Reyes may mga adjustment po na gagawin dyan. And guys, focus na focus po siya dito sa gold medal. Base na rin po sa report na inilabas ni Sid Ventura ng ESPN, ayon po kay Coach Chot, "We told the players, we came here to win the gold. We're still in the running, so focus on that." Ayan po yung sabi niya, yung paalala po niya dito sa mga Gilas players na babakbak po mamayang hapon dito sa Indonesia. Focus dito sa gold medal. Okay, opensa at depensa sa Singapore na posibleng itapat ni Coach Chot dito sa Indonesia. So kung maalala po natin, nanalo po tayo dito sa Singapore. Of course, given naman po yun kasi napakahina po talaga ng bansang Singapore. Pero guys, ito yung pahayag ni Coach Chot na nakaangkla pa rin po yan sa report ni Sid Ventura ng ESPN. "There were different things that we wanted to accomplish offensively and defensively. And I thought we did a good job executing that." So yan po yung pahayag ni Coach Chot matapos po nilang talunin ang bansang Singapore. Ibig sabihin po niyan, na-execute po nila ng maayos ang opensa at depensa dito sa bansang Singapore. Dahilan nga po yan siguro kung bakit nanalo po sila. Ayon na rin po yan kay Coach Chot Reyes. Pero iba ang Singapore dito sa Indonesia. Aminin po natin yan guys o hindi. Magkaiba po yan. Unang-una sa naturalized players, wala atang naturalized talaga to Singapore. And etong Indonesia, meron po sila, di ba? So etong report ng spin.ph. Sabi dito, "The Patriots rallied." Guys, eto yan ha. Indonesia po to. Nag-rally po sila ng 14 na puntos dito sa second half. Di ba? Yun ang matindi po doon. "Before coming through with a strong finishing kick to beat Thailand 87-69 at the end of the group stage Sunday at the Morodok Techno National Stadium, Elephant Hall 2. So matindi po yung kinamada. Imagine, nag-rally siya ng 14 points para lang agawin ang trono, no? Para makuha ang panalo dito sa Thailand. Si Lester Prosper po ang isa sa mga salarin dyan. At nakita po natin yan kung ano ginawa niya kagabi. So eto yan, naturalized player Lester Prosper, who suited as Terra Firma import in the PBA, led the reigning champions with 20 points and 8 rebounds. Grabe po to. Yung 20 points, wala pang nakukuha po nito dito sa Gilas Pilipinas. Ha? Kahit si Justin Brownlee, hindi pa po siya umaabot ng 20 points. 8 rebounds, including a 200 dunk to tie the count at 51 after Indonesia trailed 29-43 early in the third period. So yun nga po yun. Ang sinasabi lang dito ng spin.ph, isa talaga sa magiging problema po natin ay itong si Lester Prosper na dating import nga po ng Terra Firma. Imagine kung umada po siya ng 20.8 rebounds at ang dalawang 200 dunk kung saan ay nagtay nga po ang score sa 51. Ngayon, hindi lang po si Lester Prosper ang nagiging problema po dyan. Maging si Anthony Bean. Eto yan, sa report pa rin ng spin. "Anthony Bean took over in the fourth quarter and sparked a 9-0 run." Matindi po yung 9-0 run na yun, ha? "By Indonesia. That turned a slim 66-65 lead to 75-65 with 3:42 left to play. The 6'2" guard finish, eto na, 18 points and 8 rebounds while going 4 of 8 from beyond the arc." Ibig sabihin, naka-apat po siya sa walong tira dito sa 3-point area. Napakalaki po nun. Ang laking bagay po talaga dito ng 3-point shot. Nagtala nga po siya ng 18 puntos. So silang dalawa ni Anthony Bean, ni Lester Prosper, ang kumamada po rito ng napakatindi, no? Of course, with the help of the locals, no? 18 points po yung kanya at 8 rebounds. 4 out of 8 dito sa 3-point area. So yan ang magiging problema po ngayon. Si Anthony Bean at si Lester Prosper. Ngayon, sa pananaw ni Coach Chot, dapat daw maka-adjust talaga sila dito sa semifinals. Ito po yung pahayag po niya. Nakaangkla po yan sa report ng Inquirer ni Denison A. Dalupang. Sabi niya, "Hopefully we could adjust better in the semifinal." Ayan po yan, sana raw maka-adjust tayo ng mas mabuti dito sa semifinal. Ang problema, yung ating mga players, ang dinadahilan po talaga yung init, no? Yung init na kung saan ay
medyo hindi talaga nila kinakaya. Pero guys, 6 PM po yung laro doon, 5 PM po doon. So medyo yung posibilidad na medyo mas malamig, eh mas maganda, di ba? Ngayon, kanino posibleng i-apply ni Coach Chot ang sinasabi niyang adjustment? Ito guys ang report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Sabi po niya, much of those adjustment will be applied to Justin Brownlee, the naturalized ace who was shackled to just 10 points, 3 for 13 shooting by dehydration and a cramping episode during the Philippines 79-68 loss to host Cambodia. Yan po yung kanyang statistic talaga eh, no? 10 lang yung kanyang naging puntos. Tatlo lang yung na-shoot niya sa 13 tira po niya. Dumanas po siya ng dehydration, cramping. So, yun talaga yung posibleng mangyari. Matatalo at matatalo po talaga. Kasi nga, hindi nakapag-produce itong si Justin Brownlee. At kapag hindi nakapag-produce ang import o yung naturalized player, malaki talaga yung chance na matalo ang kuponan. Kasi parang siya yung nagiging bread and butter. Eh, no? Siya yung nagiging bread and butter ng kuponan. Kapag nag-produce po yan, susunod yung mga locals. Na nangyari po dito sa naging bakbakan po nila ng Singapore. Ngayon, ano yung mga reaction naman po dito ng basketball fans sa bakbakan or posibleng makita po natin bakbakan ng Gilas at ng Indonesia? Ito po si Angela Coro. Sabi niya, Indo versus Philippines sa semis sa SEA Basketball, yung pinakaiintay na rematch ng last finals. Opo, pinakahihintay po talaga yan. Imagine na, pulbus po tayo noong nakaraan. Hindi naman ganong kalaking lamang, pero pulbus pa rin po yun. Talo pa rin po tayo doon. Liamado Indon sa preparation, motivation, naturalized players at ball rotation. Hi, Chot Reyes at official SBP Blank. Magdasal na lang kami mga fans na magkahimala at manalo pa rin ang Gilas. Well, tayo kakapit lang siguro tayo doon sa sinasabing adjustment eh, no? Kasi kapag nagawa po nila yan, nakapag-produce sila ng magandang opensa at depensa, may kalalagyan din of course etong Indonesia. So huwag tayong mawala ng pag-asa. And guys, si Kelly Lopez, sabi niya po, yung 3-point shooting at end one play opportunity, huwag niyong hayaang mangyari. Kasi doon tinalo ng Indonesia yung Gilas Pilipinas sa last edition ng SEA Games. Buhay na buhay pa sa utak niya yun, ano? Yung end one play, no? Matindi nga yun. Tao-tao lang mula sa labas at dalhin nyo sa loob ang laban. Umatake kayo ng umatake at foul trouble nyo sila. Coach Tim Cone. Ayan po yung pahayag po nila. Concern po talaga sila, no? Kung ano yung ipapakita natin. Kung ano yung makikita naman natin bilang manonood, di ba? So magandang bantayan to mamayang gabi, alas 6. Wag natin kaligtaan to kasi nandito dito yung buhay natin sa gold. Once na makalusot po tayo rito, dire-diretso po yan. At kakapit tayo sa pangako ni Coach Chot Reyes na, or sa gusto ni Coach Chot Reyes na gawin, sana makapag-adjust po sila ngayong semifinals. Kalaban po nila dito ang defending champion at ito nga yung bansang Indonesia. So guys, maraming salamat.